Sam, ang road trip. So another day vlog na naman tayo, day 2 ng lockdown, or they call it community quarantine. Some they call it community quarantine, some they call it lockdown. So today pupunta tayo ng city. So most of the time city yung pinaka matao. Every Friday, syempre marami pa na. So you observe natin kung ganun pa rin. At the same time, since wala nang bus, they stop also yung mga route ng mga bus, mga public transport natin. So tignan natin kung same pa rin yung environment. So samahan niyo ako today. So paano kita kits? Guys, dito na tayo. So we have reached yung city. So normally, maraming tao dito every Friday. But today, grabe. As in wala. May mga tao pero hindi siya ganun ka-crowded. Compared dun sa mga last video na ginawa ko. So, tingnan natin para makita nyo yung view kung gano'ng kakaunti yung mga tao sa tayo. So pupuntahan natin yung mismong madalas na puntahan ng mga ibang lahi. Mga other nationality, yung mismong tinatambay nila, binibilan, mga verbs nila. So dyan yung sa kapila. Other street, next block. So, normally dito talaga, sobrang tao. But today, halos wala talaga, walang masyadong tao. Na namamasyal or naglilibot. Kasi nga, first thing, nawala yung means of transportation, yung public transportation na bus. Nag-start siya last night. So, yung step na ng ministry. Tapos, more on taxi lang ang talagang pwedeng sakyan. Samahan niyo ako. Silipin natin kung gaan talaga ka-effect yung lockdown na ginawa nila, or quarantine, community quarantine. Dito makikita nyo napakadaming tao pagdating nyo dito, sa pag tawid nyo sa kabila, sobrang daming tao. But today, wala ako talaga makikita, bilang na. Super konti pa talaga. So malaking effect ng pagkat nila dun sa buses. Dito halos para makatawid ka, mag-aantay ka. But now today, easy lang, napakadaling tumawid. Talagang mag-aantay para makatawid dito. Abutan din natin yung mismong madalas na bilan ng mga kabayan dito. Alas! Alas! Alas!
dito yung mismo mga jewelry shop. Mga jewelry shop din dito. So ayun talagang, walang kung ano tao-tao pa talagang. Do compare natin sa last time na visit ko, sobrang tao. May mga mangilan-ngilan. Ang bayan, mama shop. Dito ba? Sa saan ko pupunta? Yan, dito. Before, grabe yung tao dito. Pasagawin ito. Mas may dalas na bili na mga kakanin. Kunti yung mga. So, mga shop talagang yung mga shop. So I think it will last for 2 weeks. Yan, so sakali nga prevented talaga yung i-prevent nila na kumalat yung virus. Close down lahat ng mga shops. Yan talaga. Halo, more on takeouts. Talaga, for 2 weeks to. Guys, so... No po. So, pa naman yung madalas na buhay ng mga kabayan na dito. Walang right now, boss. Yan, talagang walang magagawa under the ministry. May kailangan sumunod talaga kung ano yung kailangan na ipatupad para ma-prevent yung pagkaalat talaga ng pagkaalat ng virus. Anyway, always stay positive na lang. Kasi para naman sa lahat ng ginagawa ng ministry, everyone to be safe. So ito yung isang way para mabawasan agad yung pag-spread ng virus. So daanan din natin yung mga jewelry shop. Madalas na pinagpitaan din ang ating mga kabayan. Magiging bishop. Even yung ride ko kanina, halos walang katao-tao, walang sasakyan, halos wala. So yesterday, yung pag-visit ko sa marina, wala rin tao. So now, dito, bilang na bilang din. So affected yung, no po. Affected yung, industry. So, guys, see? So, halos wala silang customer today. So, medyo malaking kawalan sa kanila. Sa mga negosyo dito, marami talaga maapektuhan. Kaya lang, no choice eh. No choice tayo. Kung hindi rin lang naman gagawin ito ng kway. So, mas malaki, mas marami ang maapektuhan sa virus. Alam ka po sa mga customer yung iba nag-try na close down. So, guys. Ako.
customer. Wala. Halos limited yung sasakyan sa daan. For the sake of all naman ang ginagawa ng Kuwait. Dahil walang kabas-bas kahit isa ang bus, so let's see so, I just hope yung mga other company they could provide the transport for their employee, or syempre convenient na rin yung mga empleyado. Saka 2 weeks lang naman, hindi naman ganun katagal yung implementation ng ano ng sana pala na after 2 weeks tapusin na kaagad nila. So yun, so at least nakita na natin ngayon kung ano yung nagiging estado ng 2 weeks lockdown ng Kuwait. But para naman sa ika bubuti naman ang lahat, hindi naman para lang sa mga local Kuwaiti. Syempre since dominant ang mga expat, mas maraming mga expat ang mag-dito, makikinabang. And sana rin lang yung mga taxi driver hindi naman managa. Syempre, opportunity rin nila. O, balik na tayo sa ating lang talaga kahit pa paano. Sasakyan ako dito, may motor ako nasasakyan. So, ako hindi ako masyadong naapektuhan yung mga pag-stop nila ng mga route ng mga public transport. Hindi siguro yung kagandahan na meron ako sa ngayon. Tambay-tambay muna sa loob ng bahay. Doon na lang siguro muna magiging gathering ng mga langilan nating kababayan. Tayo. At si Jollibee, masaya pa rin, nakangiti pa rin. So, that's it guys. Nakita natin ngayon kung ano yung situation ng White City. Talagang very limited yung lamasya niya, nagbibigot. Siyempre, ayaw din nila na maapektuhan sila ng coronavirus, kahit naman ako. Pero sa akin lang, i-inform din na kung ano yung mga nangyayari. So, ito yung ating day 2 na community quarantine or wait-like lockdown. So, sa mga bago nga pala sa channel ko, I hope na subscribe sa mga, and all the viewers pa nga pala. So, thank you talaga. Thank you sa patuloy nyong pananood sa YouTube channel ko. So, right now, again, solo flight ako. Ko pa kasama si Miles, but sure yan, by upcoming video siguro makakasama ko na siya since she's still busy sa work niya ngayon. So again, friendly reminder, always be safe and be kind to one another. So,